Dismissed Bamban Mayor Alice Go remains under the custody of the Philippine National Police after appearing in a court in Tarlac on Friday, September 6. Go left the PNP Custodial Center in Quezon City on Friday at around 9:40 a.m. and was brought to Tarlac Regional Trial Court Branch 109 in relation to the graft charges filed against her. According to the Senate Office of the Sergeant-at-Arms retired Lieutenant General Roberto Angkan, the upper chamber won't take custody of Go as she did not post bail. Angkan said a commitment order was issued to have Go detained at the PNP Custodial Center. The Tarlac Court earlier issued an arrest warrant for Go's alleged violation of Section 3E and H of Republic Act No. 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. The bail for Go's release totals 180,000 pesos. Interior Secretary Benhur Abalos previously said the custody of Go would only be transferred to the Senate from the PNP once Go posts bail. Long before the Tarlac Court ordered her arrest, the Senate had issued an arrest order against Go for refusing to appear at the July 10 hearing despite due notices. The upper chamber is currently investigating Go's alleged ties to the raided Philippine offshore gaming operator in Bamban. Sa ngayon po, hindi pa po siya nagbibail kasi considering na meron po kaming pending na motion din na ifa-file or if pending to be filed within the day then. Dismissed Bamban Mayor sa PNP Custodial Facility, wala dong VIP treatment. At mukhang hindi siya magbibail. Hindi nga, kasi natatakot nga daw partner eh, dahil sa mga banta. Kaya mas okay pa, nandun siya nakadetain para sa siya. PNP Custodial para safe siya. I'm issuing an official statement kasi sa ngayon po on the way pa lang po si Mayora or si Ma'am Alice kung saan po siya commitments for security purposes. Mamaya pong hapon kami magbibigay ng ano. Si PNP po ang pwedeng makapag sabi niya. Pero definitely right now nakita naman po natin under custody po siya ng PNP. Ito pong case na to for the record is this is the criminal case na filed by DILG which was pending before the Office of the Ombudsman. So dito po siya na-raffle na because definitely as municipal mayor, ito po yung may jurisdiction sa kanya. Sa ngayon po, hindi pa po siya nagbibail kasi considering na meron po kaming pending na motion din na ifa-file or if pending to be filed within the day then sa court. Sa ngayon po kasi we see no reason for that considering na kahit magbail siya, definitely hindi pa rin makukuha yung purpose considering nga na meron pa din siyang other warrant of arrest. Pero right now, ang pending lang talaga is officially this case na filed ng DILG with respect to the graft complaint filed by them. Kamusta sa ibang kaso niya, ma'am? Ngayon, wala pa. Ito pa lang talaga. So, wala kaming nare-receive officially na kahit ano. Ito yung na-serve na warrant of arrest. This was the reason of her commitment or of the commitment order na inisyo or na-serve ng PNP kagabi sa kanya. So, mababalik ng custodial si Go? Palagay ko, ganun yung mangyayari sa kanya. Kaya hinahabol namin siya ngayon. Hindi ko pa alam. Kasi nga, hahabulin ko pa lang. Hindi ko siya nahabol ngayon eh. Kaya hindi pa namin. Pero definitely, our commitment is that within the day, makakapag-release kami kung saan at kung ano yung patungkol sa kaso. Yung paglipat sa Senate, ma'am, Monday, ano po yun? Yun pa din. Kasi definitely, right now, the court has jurisdiction over her. Kasi nga, may pending case naman talaga sa kanya. So, whatever the decision or the order of the judge, we will commit to that. Ingat din siya, partner. Bakit? Diba, may nag-reveal. May nag-reveal? May nag-reveal. Na? Meron silang kinakausap. Sino? Hello? Oh. Ito naman. Hello? Oh. Ito ha, meron kaming tatrabaho. Oh, but busy. Ah, busy ulit. Okay. Ring. Oh, yun na, pala. Telephone you dial is not yet a telephone. Okay. Ulit. Ano, busy ulit, partner. Ah, ring na. Ring na. Mm. Okay. Parot yan. Ginto. Ay, hindi ba? Parang lumang si... Parang, partner. Parang yung telepono mo. Yung telepono, di dial. Telepono de Antigua. Telepono de Antigua. Oh, sige. Ring na. No, oh. Ring. The number you have dialed is in the pawn shop. Nakasanla pa. Nakasanla na. Diyos mio. Paano yan? Ay, nako.
Ulit, another. Ito pang number na wagin natin. Baka meron yung... Hello? Hello? Hello. Colonel? Borden? Yes. Igagawin kami dyan. Anong gagawin niyo? Hindi mo kami mapipigil. Pag meron kang pagpigil dito, lagot pamilya mo. Nako. Tandaan mo yan. Nakalimutan ko ulitin mo nga sinabi mo. May Alzheimer. Matanda na pala si Ken. Si Warden. Si Warden. Eh dapat nandun siya kahapon sa medical mission. Diba? Marimar. Meron? Meron. Aminado. Executive session nga. Ngayon po, ang tanong ko po sa inyo. Paano nyo nakausap si Ruyina Garma? Sa meron kayong telepono? Telepon po, through Jimmy. Meron nung kayong telepon number ng Colonel Ruyina Garma? Wala po. Through Jimmy, PDL Jimmy Portalesa lang po. Nung nag-usap na po kayo ni Colonel Ruyina Garma, ano ho ang sinabi niya sa inyo? Yun pong nakalagay po sa aking affidavit. Okay, babasahin ko po yung sinabi ni Garma. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Ano ba yung plano nilang ipagawa? Naintindihan nyo ba? Kasi sinabi lang dito, meron kaming ipapagawa, meron kaming ipapa-operate. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi po ni Colonel Garma? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. Oh, so sinabi niya, in short, Mr. Chair, ang sinabi po ni Garma, Colonel Padilla, na meron silang operations doon, ipapapatay yung tatlong Chinese national. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Hindi nyo kilala? Hindi kayo nagkita? Not even once ni Colonel Garma? Hindi po. Kasi yung cellphone, hanggat maaari, ayaw niyang makuha ko yung number niya. Kaya yung true, yung cellphone na binigay nila kay Jimmy Fortaleza ang ginagamit po. Ayaw pong ma-identify yung kanyang number. Ah. Napaamin. Naku. Wala siya nagawa. Tatlong Chinese. O paano to? Chinese din Chinese din. Naku, delikado pa. Delikado. Pantayan niya si Alice Gu. Diba? Naku. Oo. Mm. Na kaya ngayon daw ang ano partner. Tingin ko mas safe siya sa ano eh. Sinado eh. Sabi ni Miss Rosanio, hindi daw siya makapo-move on sa phone na nasa phone siya. Diyos mio. Na, pero mag-iingat talaga kung may ganun partner palang mga lumalabas na balita. Diba? Kaya nga yung tatlong Chinese, Binartolina, planted. Oo. So, ingat siya. Oo. Kung yun ang kinatakot. Kaya nga. O di magsalita na siya. Kumanta na. Nang huwag. Kala ko ano eh. And now. The end is near. Yan ang delikado na kanta partner. Oh. So, tignan natin kung anong mga susunod na mangyayari dyan. Diba? Dahil ang dami ng mga lumabas na mga spekulasyon eh. Doon sa picture na nakaganon pa. Ang daming hindi makamove on sa picture, partner. Hindi, ganun ba? Or ganun? Ah, meron pa? Oh, meron. Katabi. At saka si ganun? Si Sek Benhur. At saka si PNP Chief. Sa gitna siya. Ano pa, parang alam mo, Alice partner. Dun. Oh, yan. Meron pa ganun eh. Asan yung isa? Ganun. Nakaganun pa na. Nakaganun na. Di ba? Parang wala lang. Parang paano mo ba dyan? Makikita mo na ba na isang pugaante? Kasi sa akin, partner, parang ito, parang nag-joyride lang, partner. Galing sa ano, galing sa outing, di ba? Tuwang-tuwa pa. Friendship na. Mukhang wala namang sa itsura na may banta sa partner. Oo nga. Ano yun? O, ipakita mo nga yung ano, para makuha natin yung reaction ni ng ating abogada ng bayan. Yung kanyang Zelda. Nga, meron tayo, sige. Kasi sinasabi, walang VIP treatment. Mm. Ituturing siya na parang ordinaryo lang din. Ha? Na isang ano partner, akusado, na nakapiit. Oh. Kusa ba sa Pilipinas ang VIP treatment, partner? Ang kaduda-duda naman yan. Walang nag-VIP treatment sa Pilipinas. Wala ba? Pantay-pantay.
pantay! Pantay-pantay ba? Pati pagturing nila kay Pastor Kibuloy, pantay-pantay. Pantay-pantay. Wala tayong VIP treatment. Mas kaya pala. Mas malisyoso yung mga basher na yan. Ah. Bantay na bantay. Pantay-pantay. Pantay-pantay, hindi bantay-bantay, partner. Pantay-bantay. Bibigay ka ng malisya. No. You're giving a malice? Hindi. On that statement? Ano lang, medyo sira lang yung headset. Kaya iba yung narinig ko, partner. Nabulol lang. Nabulol. Ay, nako, talaga nga naman. Kaasar daw yung mga picture. Hindi ko ma- yan yung ano to. Pinakita ito, na ba? Ito, yan, dito siya. Yan. Yan yung custodial. Dito siya? Oh, dan siya. Ano to? Ano to? Ano selda to? Selda 4. I mean, detention, saan to? Sa PNP, custodial. Sa PNP? Oo. Diyan sa Krame. Sa hindi pa siya under doon sa mga BJMP? Hindi pa, yan. Oh, for the meantime, dito. Oh, anong masasabi mo? Maganda yung kwarto. Maganda. Partner, hindi mo pa kasi, ikaw ba nakapunta na ng ano, selda talaga? Oo. Hindi ganyan. Hindi, tingnan mo yung ano, parang may catering sa loob, yung lamesa, oh, may cover pa. Parang hotel. Tapos may mineral water pa. Cover pa ngayong upuan. Hindi single bed pagka hotel kasi. Di ba parang... Double. Oo, dapat pandalawahan. Oo. Di ba? So, may sarili pa siyang CR. Oo. Okay diba? Okay to. Oo. Eh kung ano, kung uupahan, mo yung partner na mga nasa 3,000 din yan kada a day, a month? Oo, yung mga ganon. Ano hindi yan? Lang siguro 3,000 yung partner. Oo, parang ano siya eh, tawag ba doon yung... Ano, one bedroom? Hindi yan ba one bedroom ang tawag doon? Ha? Studio type. Ah. Yung itsura niya. Oo, di ba? Diba? Pwede yung dalawang pa-chair, pwede siya may bisita. Correct. May bisita, may... Ay! Okay yan, dyan. So, hindi yan VIP. Yung ganong itsura. Ito? VIP na to? VIP na ba yan? Hindi, kasi baka ngayon lang, hindi pa kasi siguro siya natatransfer sa court. Sa custody ng court. So, pag trinansfer na siya, baka delay siya sa ano? Saan ba yung kaso? Wait, sa correctional? Tarlac? Oo. Baka sa Tarlac City Jail. Well, kung ganito naman kaganda ang magiging detention cell mo, sino naman ang hindi pipili rito? Ayan nga sinasabi ng iba, mukhang may VIP treatment pagdating dito kay ex-mayor Alice Guo. Kasi kung iisipin mo, kung ordinaryong suspect lang ito, aba, sa regular jail ka agad dadalhin. Pero isipin natin, hindi naman basta-basta akusado itong si Mayor Alice Guo. Merong nais makuha ang gobyerno mula sa kanya. Yung kanya mga revelation, kung sino ang maaaring sangkot sa human trafficking, sa money laundering, dito sa illegal na pogo. So kaya talagang lalong dapat nabigyan siya ng proteksyon. Is in custody, what do you want to hear from her? Or what do you expect from her, sir? Those are two very different questions. What I want to hear from her is for her to lay out exactly how these pogos became so such a large, it's basically a criminal enterprise. And as mayor, for her to say she did not know this was going on, it's very difficult to believe. Because as a former local government executive, it seems impossible that an operation that is what a few hundred meters away from my own office, na hindi ko alam yung nangyayari doon, illegal na ganitong kalaki na operation. But kaya sana may paliwanag na kung bakit hindi niya alam. Kung paano bilang isang mayor na hindi niya malaman kung ano yung nangyayari doon sa bayan niya, na ganyang kalaki na problema. Tapos marami pa siyang kasagutin. Paano siya umaman ng ganyan? Ba't ang dami-dami yung pera? Paano siya naging mayor na hindi naman sa kilala ng tiga doon? All of these things. There are many. But all these questions have actually been asked by both the House and the Senate. I just hope she answers it better than her cohorts. Sina Casanto at saka sina Sino. Very evasive makasagot. Sana naman mabuti-buti ang sagot ni as compared to sa mga kasamahan niya. Pero kung may sinasabi nga nila may banta, iba kasi ang kaso nitong si Alice Guo eh. So paano, halimbawa may mangyari hindi maganda kay ex-mayor Alice Guo pag nilagay ito sa regular jail, hindi ba gobyerno rin ang sisisihin? So hayaan na lang muna natin, kumilos, itong DILG at PNP nang naaayon sa kanilang desisyon patungkol dito kay ex-mayor Alice Guo.
At sa katandaan natin, meron pa nakapending na kasong human trafficking, money laundering. Itong mga kasong to ay no bail. So, pakiramdam niya marahil ay maisasampa itong kasong ito sa korte. Ano ang use na mag-bail niya yon kung ang susunod niya mga kaso ay no bail? So, pag-aaksaya ng pera ito, sa tingin niya, dagdag gastos lang. Dahil makukulong din naman siya sa mga susunod na araw habang dinidinig yung mga kasong ito. Bakit fixilize siya? Oo. Eh, sa galing yan, ben, hindi, sa PNP galing yan mismo. Eh, fixilize pa nila, kilala na yung tao. Ano ba? Oo. Galing yan sa PNP, yung video na yan. No? PNP PIO. Starbucks pa? Yung, Starbucks ba yan? Oo. Yung oh. Kape. Diba? Sino kayo nag-sponsor niya? Iba talaga. Na-commercial pa, oh. Oo. Ayun, nasa aeroplano yata. Aeroplano ba yan? Alin? Oh, sa aeroplano, partner. Binabasahan siya ng sagdal sa aeroplano yan. Mm. Oo. Bag kaya niya pagdating niya kagabi, madaling araw, naka-orange t-shirt na siya, na detainee. Oo. So, paano, partner? So, paano hanggang sa Lunes? Magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clercas na papalala. Huwag tulugan, inyong karapatan.